Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Ngayon, nandito tayo sa eskwelahan na. Kukuha tayo ng ID. Ngayon, nandito tayo sa eskwelahan kasi yung dito sa amin sa pinagbuhatan, yung eskwelahan ang pinaka data capture center nito, national ID. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng national ID. Unang-unang gagawin mo, kailangan meron kang primary ID. Gaya ng driver's license, passport, birth certificate. Yun. Kailangan meron ka nun. Ngayon, kung walk-in ka, pupunta ka dito sa pinaka nag-a-assist, nagbibigay siya ng form. Punta ka sa school, dalhin mo yung mga requirements mo, tapos hingi ka ng form. Nabibigyan ka dito ng form. Ito yung mga, ito yung mga yung form na binibigay doon sa nag-a-assist. Mag-secure ka niyan ganyan at pipil up mo yan. Kompleto yun. Bago sa step 1, ito yung step 1 talaga. No? Hingi ka siya ng ID, ng form. Ngayon, pipil up ka rin ng contact tracing form. Para in case, ano? Ngayon, pag nagbigyan ka na ng form, pupunta ka na doon sa pila. Yan. Nandito. Yan. Opo. Yan. Dito ka hihingi ng form. Tapos pipil up ka ng attendance. Ayun, pupunta ka na doon. Dito ka pupunta sa may capture form, no? Okay? So, pupunta na tayo. Ayan siya. Siya nagbibigay ng form. Ngayon, pupunta na tayo sa magbe-verify muna. Magbe-verify yung identity mo. Magbe-verify. Bago ka ma-verify, kailangan pumila ka muna rito. Yung pila. Ayun yung pila niya. Pila ka dyan. Ready mo na yung mga ID mo. Yung mga ID mo na, primary ID, kailangan. Driver's license, birth certificate, okay na okay. Upo muna tayo, ha? Upo muna tayo. Oh, binigyan na tayo ni sir, eh. Yan. Primary ID yan. Yan, pipil up ka dyan. Pagkatapos, upo ka dyan. Tapos pipil ka dito. Pipil up ka dyan. Yan, pipil ka dyan. Tapos may attendant doon, pupunta ka doon. Yan. Iba yan, ibang pila yan. Sa national ID, dito ang pila. Iba yung pila na yung mahaba. Yan. Dito, sa national ID, yan dito yan. Ngayon, meron roster yan. Pagpunta mo dito, anim-anim lang ang pasok sa loob. Tapos kailangan may face mask at saka face shield. Punta ka na dito. Pag nandito ka na, antay ka muna kasi papasok kayo sa loob. Pagpasok niyo sa loob, doon ka na. Doon na ika-capture yung biometrics mo. Yung retinal scan, fingerprint, tsaka yung picture mo. Doon nila ika-capture yan. Tapos na. Tapos, papadala sa'yo yung ID, papadala sa'yo 3 to 6 months daw bago may bigay sa'yo. Okay? So, ganun ang proseso lang, guys. So, pumunta na kayo. Kung meron kayong time, punta kayo. Kasi dito sa pinagbuhatan, yung school ang pinaka
data capture center. Iwan ko lang sa ibang lugar. Ganun doon sa pinagbuhatan, yung data capture center nila, cool. Okay? So na maraming kinatutulan guys ha. Bari 3 to 6 months bago kayo na ibuka yung ID. Ipapadala yung ID sa bahay. Comment down below. Salamat sa panonood. Sasagutin natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Ang ano daw ang yung receiving copy. 3 to 6 months.